Mga bagay na gamit sa pang-araw-araw na hindi mo alam kung para saan. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Marami tayong bagay na nakikita o di naman kaya napapansin at talagang wala tayong alam kung para saan ang gamit. Kaya naman sa video na ito, aalamin nga natin ng mga bagay na ginagamit natin araw-araw pero wala tayong ideya kung para saan ang gamit. Kaya naman, simulan na natin. Number 8, may kulay ang tube ng toothpaste. Mahalaga ang mag-toothbrush araw-araw para maparatiling malinis ang ating mga ngipin. Pero kapag namimili ka na ng toothpaste sa mga pamilihan, ay talaga namang nakakalito dahil sobrang dami kang brand na pagpipilian. At FYI, alam mo ba na mayroong mga color coding ang mga toothpaste? Oo, makikita mo ang mga square box sa dulo ng mga toothpaste. At ito ang magsisilbing gabay mo para malaman mo kung anong content ang nilagay sa toothpaste na bibilihin mo. Kapag kulay green ang square sa dulo ng toothpaste, ay ibig sabihin all natural ang ginamit dito. Kapag naman kulay blue, natural ingredients pa rin naman pero may halo na itong gamot o medicine. Kapag naman kulay pula, pinaghalo na nga nila ang chemical pati ang mga natural. Sa kabilang banda, kapag kulay itim naman, ay purong chemical na ang ginamit o nilagay nila dito. Number 7, groove sa ilalim ng mga tasa. Kung madalas kang nagkakape o nagtitimpla ng mainit na inumin, ay marahil nagtataka ka rin kung bakit merong maliit na uka o groove sa ilalim ng iyong tasa. Sa katunayan, malaki ang pakinabang yan. Sa tuwing nugasan natin ang tasa, ay naiipon ang tubig sa itaas nito. Kaya naman dahil sa maliit na uka sa ilalim ng iyong tasa, ay hindi na rito maiipon ang tubig na dahilan pa kung bakit minsan mamamahayan ito ng mga bakterya. Karagdagan pa, nakakatulong nga rin ang mga grooves para di mabasag ang tasa kung sakaling maglagay ka ng sobrang init na tubig dito. Pero bakit kaya? Napasok kasi ang hangin sa maliit na uka ng tasa. Kaya naman, pinabawasan nga nito ang init ng temperatura ng likido na nilalagay mo sa iyong tasa. Number 6, loop sa likod ng button-down shirts. Dalas ginagamit natin ang ganitong kasuotan kung tayo'y napunta sa mga formal events o di naman kaya sa mga opisina. Alam kong napansin mo na rin ang loops sa likurang bahagi nito. Pero para saan nga ba ito? Sa katunayan, ginagamit itong sabitan. Di kasi lahat ng mga damit mo ay kasya sa cabinet para i-hanger. Kaya naman para makatipid ka sa espasyo, nilagyan nila ito ng ganitong loops. Magsasabit mo na mga damit mo at ang kagandahan pa nga rito, hindi ito magugusot. Number 5, pompom sa itaas ng cup. Napaka-cute nga naman talaga tignan ng maliit na pompom sa itaas ng mga bini cup. Pero sa kabilang banda, di lang yan basta palamuti dahil may purpose din yan. Oo. Noong unang panahon kasi, ang mga manlalayag ay naglagay ng pompom sa kanilang ulo para di sila makaranas ng malakas na untog kapag tumatama ang kanilang ulo sa barko. Kapag malakas kasi ang alon, ay umuuga ang barko. Kaya nagiging prone sila sa untog. Kaya naman dahil dito, binabawasan ito ang impact sa pagkatama sa kanilang ulo. Astig, di ba? Kaya naman mapahanggang sa ngayon, nilalagyan na rin ito ng mga designer sa ating panahon. Number 4, butas sa gilid ng sapatos o sneakers. Para saan ba ang butas na ito? Sa katunayan, hindi lang yan basta nilagay ng walang dahilan. Oo, ito nagsisilbing ventilation o labasan ng singaw sa loob ng sapatos. Madalas kasing pinagpapawisan ng mga paa natin, kaya naman nakakatulong ito para maparatiling presko pa rin kahit nakulob ang mga paa natin sa loob ng sapatos. Number 3, maliit na butas sa dulo ng metro o measuring tape. Kapag gumagamit ka ng metro pang sukat, ay nakikita mo ba ang maliit na butas sa may dulo nito? Kung oo ang sagot mo, ay alam mo ba, nakapakipakinabang ito kung meron kang susukatin at wala kang kasamang tigahawak sa dulo? Oo, pwede mo kasing ikawit lamang sa pako ang dulo ng metro gamit ang maliit na butas. Number 2, linya sa ilalim ng F at J sa keyboard. Merong linya sa ilalim ng F at J sa keyboard. Dahil ito'y palatandaan, doon mo lang dapat ilagay ang index finger mo kapag gagamit ka ng keyboard. Ito rin ay gabay para sa mga baguhang ngayon palang hahawak o gagamit ng keyboard. Number 1, brush sa gilid ng escalator. Alam kong minsan mo na din itong napansin sa mga escalator sa mall. Pero alam mo ba, naglagay sila ng brush sa gilid nito para ipanglinis sa mga sapatos? Oo, at karagdagan pa, ang brush din ay safety feature. Marami kasing mga tao na sumasakay sa escalator na nisasagad nila ang kanilang mga sapatos sa dulo ng escalator. At para di kainin ng tela ng sapatos nila, naglagay sila dito ng brush. At ngayon ikaw, meron ka rin bang alam na bagay na di alam ng karamihan kung para saan ang gamit? Comment down below.